Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Super Health Program ni Senator Bongo, sinulong sa lungsod ng Kalamba. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Sa pagbisita ni Senator Bongo dito sa lungsod ng Kalamba, Laguna, inanunsyo nito sa harap ng mga residenteng nagpunta sa City Health Center ang paglulunsad nito ng kanyang Super Health Program, kung saan mas pinaigting niya ang kanyang advokasya sa pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ng bawat Pilipino. Kasama pa din ay niya ito sa malasakit centers na kanyang una nang pinatupad. At mas dinagdagan pa ay niya ang mga medical assistance na mapapakinabangan ng mamamayan. Ito pong Super Health Center. Sa tulong po ng mga kasamahan ko sa Kongreso, Congresswoman Nacha Hernandez at ng Department of Health, Secretary Ted Herbosa, kanila po itong proyektong ito. Ako lang po ng sulong noong 2021 na magkaroon po ng Super Health Center. Ano po ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Pwede na po dyan yung panganak, dental, laboratory, x-ray, yung iba pong LGUs. Ito turn over na po ito sa LGUs kay doktor sa sitting government. Ayon sa kanya, kaya tinatag ang mga malasakit center sa bawat regional hospitals na pinatatakbo ng Department of Health upang matugunan ang pangangailangan ng mamamayan ng maayos at libreng tulong pang medikal. Sinabi din ng senador na katulong niya si Kalamba Long District Representative Cha Hernandez na nagbibigay ng medical assistance sa mga residente ng Kalamba. Isa din sa pinanawagan ni Senator Bongo ay paghimok sa mga kabataan na maging aktibo sa sports. Ayon niya, bukod sa nakakatulong sports sa pagpapalakas ng katawan at kalusugan, nakakatulong din ito upang mapaiwas sa mga masamang bisyo ang mga kabataan. At kung meron mo kayong sports program, Congresswoman, kumbare, congressional cup, tutulungan mo natin para ilayo natin ang mga kabataan sa iligang na droga. Get into sports, stay away from drugs. Ayon naman sa City Health Officer ni si Dr. Adelino Labro, ang City Health Center ay gagawin ng Super Health Center sa tulong ni Senator Go at madadagdagan ang mga serbisyong medikal na may ibibigay na nito sa mamamayan ng Kalamba. Ang ating existing na health center dito sa bayan, kung tawagin namin ay main health center, ito ay mako-convert o gagawin isang Super Health Center. Gaya ng nabanggit ni Senator Bongo, marami ng mga servisyon magagawa rito sa Super Health Center. Sa kung saan, halos buong ground floor nitong building na ito ay magiging Super Health Center. So ito ay sa tulong na rin ng pondo ng DOH, pero ito po ay tulong na rin dito ang Senado at saka yung mababang kapulungan para madagdagan mabigyan ng sapat na pondo kasi malaki yung kakailanganin sa isang Super Health Center. Bukod doon sa pag-renovate sa lugar, nandun na rin yung mga gagamitan kasi magkakaroon na rito ng halos lahat ng laboratory tests hanggang sa x-ray. So ito po ay paglalaanan talaga ng malaking pondo. Samantalang bago pa mang pumunta si Senator Bongo sa Kalamba City Health Center, una muna itong pinuntahan ng University of Perpetual Health System dito din sa lungsod ng Kalamba upang bigyan ng Educational Financial Grant ang 100 mag-aaral dito na nasa ilalim ng scholarship program ng Senador. Pinasalamatan naman ni Mayor Rosizal ang mga tulong na inihatid ng Senador at ayon niya, bukod sa mga medical assistance mula sa tanggapan ni Kongcha Hernandez, ay mas lalo madadagdagan ang tulong pang medikal para sa kapakanan ng mamamayan ng Kalamba dahil sa Super Health Program naman mula kay Senator Bongo. Sinalubong din sa nasabing aktibidad ang mga member ng sangguniang panglunsod sa pangunguna ni Vice Mayor Attorney Toti Lazaro, pati na din ang kumatawan sa buong liga ng mga barangay na si Cap Pio Di Mapalis ng Barangay Batino. Ito si Arnie Bariro, nag-uulat para Serbisyo Balita dito sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.